Hello. Kumusta kayong lahat? Guys, ang topic natin ngayon ay how to calculate stability index Q. Certain structure. So, kagaya nito guys, gusto natin malaman kung ang ating structure ay non-sway or sway. So, ang pinaka-importanting equation dyan na gagamitin ay itong Q times height of column. So, itong mga nakatabulate, pipil up natin ito lahat. So, dito from ito yung sa global x direction and global y direction. So pag na fill up mo to dito, automatic magkaroon ng ano dito, mapapilit to dito. So malalaman ngayon kung sway or non-sway siya. So kasi importante kasi yung sway condition, itong condition na to. Pag ang structure kasi non-sway, automatic yung effective length niyan is either equal to 1 or less than 1. Pero pag ito ay sway, ang effective length niyan is more than 1. So kailangan isituate natin na non-sway ang ating structure. So kung paano natin malaman, ito yung isi-solve natin guys. So 0 to 3.2, 3.2 to 2.2, 6.2, 6 to 6.2 to 7.49. Ito yung mga story height natin dito. So ito yung nandito. Bawat story, since ito 3.2, pwedeng lagyan na yan. Base dito sa profile ng ating structure. 3.2, 3 meters, 1.29. Yung total force, ito sa node 2001. Kung makikita mo, mayroon tayong 1,000, yun na yung sa ground level. Ang titingnan natin dito is yung sa second level, sa height na 3.2 meters. Kung ano yung force dito. Ang bawat combination, mayroon siyang, kung ano ang maximum doon, yun ang kukunin mo. Ilalagay mo dito. Punta tayo sa processing. Dito, i-select mo muna yung mga columns dito. Paste natin dito sa Excel. Ngayon, kailangan muna nating pilapan to. Kumpletuhin natin to. Mag-insert tayo ng dalawang columns. Tapos, kopya natin yan. Tapos, mag-insert tayo ng formula para mapabilis natin ang paglagay ng mga numbers. Lalo na pag marami ito. Sobrang dami. So, halimbawa, malaki yung structure. So, matatagalan tayo pag iniisa-isa natin ito, ini-input natin dyan. Since iba-ibang number. Hindi kagaya nito. Pwede mo siyang ganunin lang. Pagdating dito, ganun ulit. Kaya lang magtatagal ka pa rin. So, ito lang yung i-input nito, guys.
then enter, copy mo lang siya dyan, then double click. Tapos hindi mo pwedeng burahin to kasi naka-formula to eh, kagaya nyan. Pag dinelete mo yan, magbabago siya. So ang gagawin natin ito, insert pa tayo ng dalawang kulong. Saka natin ito. Copy. Paste dito, gamit ito. Tapos yan, press escape. Then, pwede na itong madelete. So, ganun lang kabilis. Hindi naman gaano karami. Pwede naman nyo isa-isahin na lang para hindi kayo malilito. Kung halimbawa, hindi kayo sanay sa formula. Pero kung sobrang dami na, matagal yun. So, dito guys, ang kukunin natin dito is vertical force. Kagaya nito. Combination 8, meron siyang corresponding forces. So, ang gagawin natin dyan, yung lahat na combination 8, kasi ito, lahat sa ano to eh, ground level lang to eh. So, lahat na combination 8, i-a-add mong force. Sorry, dito, 8, 9, hanggang 22 ito. So, kailangan mayroon kang summary dito, summary. Alam mo, combination 8, may forces ka rito isa-isa. Tapos, mamimili ka ngayon kung alin ang maximum yan. So, kung paano gagawin natin, simple, gagamit lang tayo ng formula ng Excel, guys. Para medyo mapabilis ang pag-extract ng mga forces. So, ang gagawin natin dito, remember, sa second level lang tayo. Ito yung hanggang dito lang. Mayroon tayong force pag ganyan. Hanggang dito na level, hindi kasama sa baba. So, ang itututal natin, ang kukunin natin niya, yung mga nodes na nag-uumpisa ng 2. Meaning, second level. Yung mga nag-uumpisa ng 1, iniglik na natin yan. Hindi natin isama sa 2. So, dito, yung mga nag-uumpisa ng 2, kagaya nito. Halimbawa, load combination 8, lahat yan, dito, 8, yan, yan namang itututal mo. Pero, matatagalan tayo pag ganyan ang gagawin natin. So, ang gagawin natin, itong mga values na to, ilalabas natin doon. Lahat na combination 8, 9, lalabas natin doon. Kumbaga sa ano, itong column na to, pupupyahin natin, lipat natin dito. Pero, gagawin natin 0 ito. Para pag nag-total kang pa ganun, hindi na masasama to kasi 0 to eh. Diba? Ang i-add natin ito lang mga ito eh. Yung sa node na may 2 ang starting number. Kasi yan yung second level eh. So, isusuro natin to. So, ganito ang gagawin natin. Yung F function ng Excel equals F So, ito lang yung formula guys. So, ititik note nyo na lang. Enter ko yan. So, yun, 0 na siya. Pag i-double click ko to dito, automatic na. So, mapapansin mo, 240, pareho lang dito. Lahat yan na may 2, may mga numbers. So, lahat na mga node na nag-umpisa ng 1, 0 yan. So, ibig sabihin niya, kung itututal ko yan, pawang itong mga ano lang ang kasama sa total. So, dito, mayroon na naman tayong formula. Ito naman sum F function para maisum na natin yung lahat na combination F. Ito combination F to eh.
Tapos dito sa baba, another combination 8. I-add mo yan. Para mapabilis, ito ang gagawin natin. Equals sum if. Tapos sabi niya, rinse. Inahanap yung rinse. Ito. At ito yung sinesearch natin, yung sa combination 8. Sa combination, sa lahat ng mga combination. So ang rinse, dito tayo pipili. Kasi andito yung 8, 19, 11, dito natin matatagpuan eh. So hindi ka pwede dito mamili. O kahit saan dyan, dito hindi ka pwede mamili. Kasi yung 8, 19 na combination, dito mo lang siya matatagpuan. So ito yung i-highlight mo, pababa. Ganyan. So pag highlight mo, dito ka punta, kama lang. Ang tinatanong ko ng kriteriya, kanina rinse, ngayon kriteriya naman ang tinatanong. So yung kriteriya, ito yan. O kahit saan dyan, nag-uumpisa tayo dito kasi dito siya tumapat eh. Ano yan, click mo lang yan. Then, kama. Tapos ang kasunod, sum rinse. Ang isa sa mo ngayon ay ito. So click mo yan, highlight mo pababa. Ang pag-highlight nito, mayroon tayong ibang technique. Kung sakaling sobrang haba nito. Pag sobrang haba kasi matagal din. Ayun. So pagkatapos na, close parenthesis na lang. So pakitik note lang yes, ito yung formula niya. Pagka-enter mo, may values na tayo. So ang gagawin yan, kakopy mo lang yan pababa. Automatic magkaroon na rin yung iba. So mapapansin mo, dito tayo sa 13, 14, 15, 16 ang maximum. Ang tanong dyan, saan, alin dyan ang pipiliin mo? Ang sunod na, tayo mo, ito ang kopyahin natin. Kahit saan ka dyan mamili. So kung ito na lang, copy mo siya, lagay natin dito. Tapos ito lang kasi, ito guys, na, may mga formula kasi ito eh. Ito, ginagamitan natin ang formula. So ang kukopyahin natin, yung number lang, hindi kasama ang formula. So, copy natin. Paste dito. Tapos, ito ang gamitin natin. Yan. So, pagkatapos yan, press escape na lang. Huwag mong i-press enter. Ulitin ko. Pagka, halimbawa, copy mo. Tapos, paste mo ito gamit ito. Kapaste mo ganyan, sabay press escape. Kasi pag hindi ka nag-press ng escape, nag-press enter ka sa halip, yung formula ang makakopy doon kasama sa mga numbers. E mag-i-error kasi yan eh. Pagay nang ulitin natin. Kakopy natin yan. Tapos pagdating dito, ipipaste lang gamit ito. Dapat ito. Pero itong gagamitin. Kung makikita mo, error siya. So, basta pag naka-formula siya, number lang ikukopya mo dyan. So, para number ang makapi, ito ang, itong second option ang gagamitin mo. So, mayroon na yan. Sa taas. Ngayon, pareho lang yan sila. Tapos, ang kasunod natin gagawin is yung relative displacement. So, dito, natapos na to, didelete na natin yan. Kasi, relative displacement naman, itong horizontal displacement niya ang kukunitan natin. So, at this time, ang i-highlight natin dyan pag displacement ang kinukuha natin is yung node. Kanina, forces ang kinukuha natin kaya yung mismong beam ang hina-highlight natin. Diba? So, ganyan tayo kanina. Ngayon, ang kukunin natin is, base dito sa requirement natin is relative displacement. So, itong load ngayon ang hina-highlight natin. Highlight natin yan. Then, punta ka dito, then node displacement.
So ganun ulit, paste natin dito sa dito. So ngayon, ang pipila pa natin dito is ito at ito. X direction and Y direction. X direction ito na 'yon. So ang kukunin diyan sa displacement na 'yan ay ang average. Hindi ka pwedeng mag-total diyan, hindi kagaya sa kanya ng mga forces. Submission 'yun. Ito kasi 'yun eh. Kanina. Ito yung formula, summation of PU times lateral displacement. Ang lateral displacement dito ay ang average dito sa second level. So ito na yung mga data natin. So average ang kukunin natin. Dito nakaayos na yung mga numbers. Kailangan kasi naka-fill up lahat yan. Di tulad kanina, mayroong mga walang numbers. Kailangan lalagyan kasi pag nag-search ka, kunwari, yan ay walang number. Pag nag-search ka gamit ang formula ni Excel, hindi makikilala ni Excel to kasi walang number eh. Hindi kagaya ngayon, kumpleto na yan. So, kaya dito, lagay ka dito, 8, 9. Yan. Kasi pipila pa natin yan isa-isa. Yan. Nag-uumpisa lang tayo dito sa number 8. So, dito, ang formula naman natin dito is since average kanina sum sinasum natin kaya sum if function. Ito naman average function. So equals type lang average if open parenthesis. Ang sabi niya range. So ito yung mga combination. So pupunta ka dun sa mga combination na range. Highlight mo yan hanggang dun sa dulo. Yan, ganyan. Pagkatapos nyan, punta ka dito. Pareho lang yan, dito, or dito. Lagay ka ng comma. Then, ang kasunod kriteriya. Ito yun, yung kriteriya. Pwede mo siyang i-click. Pwede mo rin siyang, anong name nito? Key 2. So, pwede mo ito i-type key 2. Then, comma. Then, average range. Ito yun. Ito yung hinahanap natin na average range. So, highlight mo siya dyan. Ganyan. Tapos yan, close parenthesis. So, ganyan lang siya guys. Makikita niyang formula. Enter lang. Automatic. May mga values ka na. So, i-copy mo lang siya pababa. Mayroon siya bawat isa. So, makikita mo dito yung combination 13 ang may maximum. So, ibig sabihin, automatic sa sunod na mga hahanapin nating values, automatic sa 13 na. Kasi yun na yung governing combination. So, 4.96, i-copy mo lang siya ulit. Lagay mo dito. Ayan. Since napilapan na yan, ang sunod yung pilapan dito. Kasi pareho lang naman ang mga data na kailangan mo. Ito lang din yung data para hindi ka na pabalik-balik. Eh lang. Dito na tayo sa G. Ito na ngayon. So, equals average if. So, dito ulit tayo. Ngayon, yan. Comma. Then yung ito. Click mo lang yan. Comma. Then, ito na ang kasunod. So, close parenthesis lang. Automatic, meron ka na mga values. So, drag mo lang siya dito. So, makikita mo, sa J direction, nasa 14 combination ka. So, ibig sabihin, 13 and 14 lang tayo. Kopyahin mo to siya. Paste mo dito.
Ngayon, sa story share naman tayo. Kanina, vertical force kanina. Ngayon, horizontal forces. Dito na direction. Yun yung tinatawag na story shear. Kung sa base naman, ang tawag nun base shear. So, highlight mo to. So, yan. Story shear ang kukunin natin. So, ganun ulit. Isi-zero natin to. Ulitin natin. Equals F. If ito is less than dito, then zero. Or else, ito. Ayan. Tapos, 8, 9, tapos, equals sum F. Ito. Then, comma. Then, ito. Then, ito. So, ito, in case nagkamali, dapat ito. Magpapalitan mo lang itong letter. Papalitan mo ng Z. G. Ito, G din. Ayan, tapos, close parenthesis, enter. So, drag mo dyan. So, makikita mo, ito yung sa combination 14. Ito yung sa J direction. So, ito yun. Kaya, yun. Copy natin. Dito. So, kung makikita mo, automatic, mayroon na siyang sagot. 0.011. So, ibig sabihin, non-sweep prime pala siya. Ito yun eh. Pag lahat na ito, itong mga values na to, i-plug in mo dito, ito ang sagot niya. Wherein, kung ang Q daw is greater than 0.04, sway daw siya. Pero pag less than 0.04, kagaya nito, less than 0.04, matatawag siyang non-sway. So, ito naman, kukunin natin dito, itong sa Y. Ganito lang gagawin natin. Palitan mo lang itong F ng E. Yun, na-move na siya dun. Tapos, enter. Tapos, di, copy na natin siya dyan. Automatic papalitan niya yung mga existing values. Yun. At since napalitan niya, automatic, napalitan na rin to. So, iba na rin to. So, kung makikita mo, 5CB9 sa 13. So, automatic, populated na kagad. So, dito sa, ano, sa second floor tayo, ito, piliin natin to. So, gaya nito, ayusin muna natin, insert two columns, copy natin, paste natin dyan. So, ganun, ang kukunin natin dito is vertical force and story shear. So, ilalabas natin dito. So, equals F function. So, ganyan. So, 8, 9, so dito, so forces sum F equals sum F
Ito. Highlight natin yan. Kama. K2. Naharangan lang. So, K2. Yan ang sunod. Ito na. Ito. Click natin yan. Highlight. Press parenthesis, then enter. So, mayroon na tayong values. Drag mo dyan. So, sandali na lang. Automatic sa 13 ang pipiliin natin. So, copy mo na lang. Paste mo na dito. Yan. Tapos, ganun din dito. Pareho lang yan. Ito lang i-delete natin. Storage here sa third floor. Unahin natin yung sa Z. Ito. Then Y. So equals if otherwise. So ito yung formula, guys. Double click mo lang. Pwede rin mo niyang i-copy dyan para sa Y. Copy mo. Pero may papalitan ka dyan. Itong D, palitan mo lang si tapos itong G palitan mo ng A. Then enter. Double click. Yun. So ito yung sa G. Ito yung sa Y. So 8, 9. So, ganun, sum if equals sum if ito yun. Comma. Then L2. Ito yung hinahanap natin eh. Then rinse. Ito. Yan. So automatic. May values ka na dito. So, ito yung sa G. Alam mo yung sa G? Ano yun? Sa 14 yun eh. Kaya makikita mo, andito rin. So, copy na natin. Lagay na natin dito. Kopyahin natin to. Palitan natin itong C ng B. Tapos yung M palitan ng L. Tapos yun, okay na. Enter. So, makikita mo, sa 13 dapat yan.
sa X direction, laging sa ano, kasi nandoon na kasi yung maximum force. Nakita natin sa kanina sa ground level yung vertical force at story shear, doon natin nakikita dito sa combination 13. So lagi na yan, dyan na yan. So kakopyahin na natin yan. Paste natin dito, gamit to, then press escape. Yun. Tapos yung relative displacement na lang. Ang relative displacement dito, ito na yung sa ano eh, sa third floor. So kung ano man yung relative displacement mo sa third level, ima-minus mo lang yan sa second level. Yun talaga yung effective displacement ng third level. So dito mayroon ka naman eh, displacement ng second level. So kung ano yung makikita mo sa third level, minus mo dito, yun yung net lateral displacement. So try natin. So sa displacement node lang ang siniselect natin. Pero delete muna natin itong mga data, di na natin kailangan. So node displacement, dito tayo. Ganyan. Paste dito. So X, so 8, 9. So average to equals average if dito. Tama. G2. Tama. Dito. So, sa 13 lang tayo maghanap. Wala na tayong pakialam sa iba. Kasi sa 13, andito yung maximum force at maximum story shear. So kung ano yung, kung ito yung nandito yung maximum force, maximum shear, kailangan din natin malaman ang corresponding displacement dito. So positive value ang hinahanap natin dito. So 10.1844 minus mo dito is equal to 5.22. So ganun din dito. Copy mo lang yan. Tapos palitan natin yung mga values dito. Yung C gawing B. Tapos D going E. So sa 14 tayo, 8.14. Yun yung sa Z direction. So 8.14 minus 8.14 minus 4.106 is equal to 4.034. So yun, ganyan lang pag ano. So makikita din natin dito sa result.
So ito yun guys. Sa X direction yung P niya is 5036 1911. Yun, pareho lang. Tapos story share 579324. Yun, pareho lang din. Tapos relative displacement 4.9 5.35. Ito lang man sa round off, kasi ni round off na niya to eh. So pareho lang. Sa baba 4.15 4.07. Yan. So pareho lang siya. So ganun lang guys pag compute ng, so ibig sabihin itong structure natin ay non-sway frame. So ang effective length niya dito is K is less than 1 or equal to 1 na. Although mayroon namang competition kung paano i-compute yung K using chart. So ganun din guys pag pinilapan mo yung sa third blur, ganun din ang proseso. Pareho lang sa ginawa natin dito. So sa deflection minus minus lang. Kung ano yung ma-obtain mo sa third minus dito. So hanggang dito lang muna tayo. Hanggang sa susunod ulit. Ang isipan sa sense o aghan.